So, yung mga regals, magandang umaga. So, meron lang tayong uulitin na doon sa vlog natin. So, kung paano gamitin si envelope. Kasi doon, hindi ko masyado na-emphasize kung paano talaga ginagamit siya. Kasi nahaluan siya nung pag-layout doon sa Ilipang Eleksyon. So, ngayon, magpo-focus tayo doon kung paano siya ini-execute sa lahat ng bagay na pwede natin paggamitan kay envelope. So, ngayon natin siya gagamitin. Tara, let's go! Punta tayo. So, napakaganda naman ng ating ano. So, huwag niyong kalimutan sa darating na halalan. So, ito yung magiging pamagat natin. How to use envelope tool CorelDRAW X5 by Michael Moscoso. Okay. So, dito siya makikita sa left side. Okay. So, i-ano nyo lang yan kay envelope tool. Yan. Envelope tool. Doon mo siya makikita sa blend tool object. Okay. Tapos press mo lang yung mouse, dito mo pagpipilian. So blend, contour, distort, drop shadow, envelope, extrude, transparency. So magpo-focus muna tayo kay envelope. So gagawin natin is one by one natin ituturo sa inyo yung mga gamit ng bawat tools ni CorelDRAW para mas maunawaan nyo. So one by one tayo. So magsisimula tayo kay envelope tool. Okay, so maraming ginagamit ito, malimit gamitin sa pagdi-design sa envelope. Okay, so back tayo. Okay, so kung paano ba ito ginagawa, itong mga ganyang effects na yan. Okay, so gagawa tayo ng panibago. So, pwede yan dito sa mga rectangle. Pag gumawa tayo ng rectangle, kulayan natin. Okay. So, pag gumawa ng rectangle at medyo gusto natin may design. Okay. Yan. Punta lang kayo doon. Rectangle tool. Ito kasi yung point natin mga recalls. Depende yan sa design na gagawin natin sa atake. Kasi kapag inangat mo lang siyang ganyan, ayan, ganyan ang itsura niya. Ibig sabihin, depende siya sa paggagamitan. Okay, so papakita ko kayo ng dalawang version yan. Kung anong galawan na nagbabago. So, yung version muna na hindi ko didelete yung tuldok na yon. Perfect. Itong isa, didelete ko yung tuldok. Pero ang gagawin natin is magkaparehas lang yung tangkad niya. Kasi angat ko din siya doon. Pansinin natin yung pagkakaiba ng mga radicals. Okay? So, kaya, ang sinasabi ko dito is, depende sa design or sa paggagamitan natin. Kung aalisin natin siya sa pag-angat, kung ganito, ano ba? So, bahala na kayo. Basta yun ang paggamitan na, pwede nyo i-delete yung tuldok na yun, pwede hindi. O, kayo na po ang masusunod doon. So, sa text naman tayo, lahat, kahit sa bilog, pwede natin gamitan ng, ng envelope. Ayan. Pwede tayo gumawa dito ng parang modest sa inyo sa ano. Yung bilog, pwede natin gawing modest. Ayan. Pansin nyo naman, kulay natin. Ayan. Dapat pink. May pink pa dito. Wala eh. Purple na lang. Ayan. Nakagawa tayo ng modest. Okay. So, saan pa ba? So, itong star. Basta lahat dito is pwede mong i-apply si envelope. Okay. Ayan. Pwede mong gawing si star na ganyan. Okay. Pero kung gusto mong i-delete yan, pwede yan. Iba magiging itsura yan. Hindi siya ano. Yan. Mas maganda. Okay. Mas maganda kasi pag dinidelete yung tuldo. Kasi yung galaw niya kapag binatak mo is proportion. Sabay-sabay. Walang naiiwan. Sabay-sabay na umaangat. Parang dito sa YouTube channel natin. Okay. So, napakaganda. Huwag natin dilaw. Ayoko ng dilaw. Sakit sa mata. Ayan. Ayan. Perfect.
ano pa ba? Basta lahat ah, lahat pwede apply yan. So, sa text naman tayo, text tool. Ang shortcut niya is F8. Try natin. Oh, perfect. Gumana. F8 niya. So, siyempre, dapat ibahin natin yan na nakasulat. Huwag na puro may ignore po. So, envelope. Envelope tool na lang. Tool. Tool. Kasi isa lang siya eh. Tool. Envelope tool. Pag dalawa, di may S. So, pinaka-favorite font ko talaga dito is Impact. Ay, naku, pag mga tutorial natin, Impact talaga, man. Ayan, diba? So, dito tayo magsasample sa ginawa natin na may box. Tapos, hilahin nyo lang papunta doon. Ngayon, ay, dito pala tayo, dito. Ayan, perfect. Perfect. Ayan, ay, sayang, ayos na eh. Wait lang. Yan. Ngayon. Okay. So gusto ko siyang isunod doon sa shape nung knit up. Yan. Yeah. Nige, nige, father. Saan kaya? Ah. Ayan. Tapos gawin natin is ah, pantay na siya, no? Ayan. Delete ko na to. Para pag inangat ko siya. So yan po ang gamit ni envelope tool. Kung paano siya ini-execute. Tapos gawa natin. Try ulit natin. Bala kung paano niyo siya i-execute dun sa bagay na yun. Tapos ilayo natin. So dapat kailangan proportion yung ano. Eh kakaalis lang ho. Kakaalis lang. Sabi ko. Ha. Ayan. Tapos punta ka dito. Oh, nabilit na natin ano? Simulan natin 'tong star. Sa tuwing gagalo kayo, kailangan pilitin yung shift para pantay. Ayan. So, ganyan lang mga decals gamitin si envelope tool. Okay, kung gagawa tayo ng mga design, logo or etc. Ito yung kagandahan kay envelope tool. Okay, so na yung simpleng style ng text nung box o nung bilog nung star nai-enhance pa natin. Nagagawa pa natin ng paraan para mas mapaganda pa natin yung design. Sa pamamagitan po yan ni envelope tool. So shout out sa napakalinaw kong camera. So pagpasensyahan niyo ng camera. Okay, so importante malinaw yung boses natin. Di baling malabo ang camera, okay lang yan. Ayan, so ganyan na. Ganyan yung for example na nagagawa ni envelope tool. Okay, so ganyan siya kung paano in-execute. So sana may natutunan kayo dito sa ginagawa natin. So doon pala napakasaya ko na pag kayo may natutunan. So nakagawa tayo ng modis dito. Pansin nyo naman ano? Oh, nakagawa tayo ng modis. So, ano pa bang pwede natin gawin dito? Sa envelope tool. Ano pang gusto nyo malaman? So, ganito pa yung style. So, gawa ulit tayo.
how to use. Yeah. Hindi, meron na eh. Billionaire. Billionaire mindset. Dapat mga ganyan, no? Mga billionaire tayo. Ayan. Sobrang laki na, oh. Ayaw na niya lumaki. Grabe, laki na pala. Okay, guys. So, ayan. So, ang gusto naman ni customer, yung text na yan, paliit habang mapunta sa gitna. Okay, so ang ginagamit naman uli doon si envelope tool. So, sir, gusto ko yung habang ano siya, delete ko na lang para mas maganda. Kasi pag hindi natin dinelete yan, so gawin muna natin yung hindi dinidelete para makita nyo yung itsura. Ano, dito? Mag-copy muna tayo pala. Sorry. Gusto ko sir yung ano, yung yan. Oh, sobra. Ayan, gawin nyo muna, kunin nyo muna yung gitna. Kunin yung roller, tapos kunin yung gitna. Para pag gumalaw kayo, alam nyo yung distansya. Okay, so try naman natin dito na i-delete natin yung point, yung tuldok na nakikita natin. Kung ano itsura. So, delete natin to. Ayan. So, pansin nyo kung ano yung kaibahan yung mga decals. Okay? So, nakikita natin yung pagkakaiba nung suabe, nung galaw ng bawat nung dalawang klase na yon. Nung mayroong hindi natin dinidelete yung tuldok at yung dinelete ko yung tuldok. So, kayo nang bahala kung ano yung gusto ng customer, kung saan sila mapapaibig, kung sa liot mo o sa'yo, di mas maganda kung sa atin sila mapapaibig, okay? So, yun. Sana mayroon kayong natutunan kung paano ginagamit si envelope tool. At sa susunod nating vlog, at marami pa itong tools na to, isa-isahin natin. So, sa ngayon, nasa envelope tool muna tayo nakapokus. Hindi natin hinaluan ng iba, kundi purong pagmamahal lang, okay? So, marami salamat. At sa susunod na video, para may matutunan ulit kayo, ay siyempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinutin nyo rin notification bell para updated kayo sa bawang video ni upload natin mga dekal. So, maraming salamat sa lahat and God bless all. Love you. Bye-bye.